Welcome back po sa akin channel mga ka-DIYs. Ngayon, gagawin natin itong yung tail light na pinapasok ng tubig. Itinan natin kung paano sa tanggalin yung moisture niya, yung tubig niya sa loob. At saka tingnan rin natin kung saan pupasok yung tubig pagka umuulan at saka pag nagkakaluwas. So kailangan natin itanggalin itong lock na to. Ito para matanggal na natin yung cover. Okay, so kailangan natin lugan ito. Itong nut nito. Ito. Para mahugot natin yung ilaw. Okay, gamitan natin siya nito. Kailangan natin sumikitin ito dito sa yung lock na dito sa may ilalim nito para bumukas siya. Yan mga ka-DIY, makita nyo yung tubig sa loob. Yan. Kailangan natin palabasin
sa mapatuyo natin itong ano. Ito meron sa dito butas yan. Tanggalin natin. Kailangan siguro tanggalin natin itong mga nut na to yan, para mabuksan, matanggal yung lahat ng tubig sa natin sa bubugahan ng hangin. Okay, okay mga ka-DIY, ito yung kailangan natin tanggalin, itong mga tornilyo na to yan, at Phillips ko apat yan. Yung mga tornilyo nito mayroong rubber. Yan, sealed yan. Meron siyang rubber seal. Damage yung bulb natin. Ito nababasa siya. Oh. Ito yung mayroon naman siyang seal. Yeah. Pero baka hindi siguro lapat masyado. Kaya yan ang papansin natin. O titingnan natin kung bakit pumapasok yung tubig. Yan, marami pa rin siyang tubig sa loob. Tapo natin yung laman ng tubig. Na lang yung laman niya.
natin, gamitan natin si blower. Patuloy natin yung tubig sa loob. Tuyo na sa mga kapatid. Ay, gusto natin yung tubig na. Halatang nabagab na siya sa tubig. Siguro yung naka sa tubig, nakasakit. Kaya tinanong may tubig.
natin kung ano. So, tagay natin na pambukas yung ilaw natin. Para pag balik natin lang ano dito, malinis na. Diba? Okay, so mga ka-DIY, tinayo na natin. Ito yung kasi wala na isang tubig. At sa ngayon, babalikin natin ito yung ilaw niya. Una natin ibalik yung plastic niya dito sa sabit nitong ilaw. Pasok na natin siya dito. Meron itong rubber ito dito. Kasi itatanong pala ko kung ano sa pinitong ginagamit ko. Ano sa pinitong ginagamit ko. Yung sa inyong meron ito. Model 2018. Sa susunod na magkaroon ng tubig, kasi kailangan yung silicone sealant ito. Kung halimbawa papasok pa rin yung tubig, pagka mula ang ito pagkat nagkarwas tayo, saka ito malaman dito sa may gilid na ito, baka yung gasket natin hindi lumalapat na masyado dyan, baka malaman dito pumapasok ang tubig. Ayan, pwede rin natin lagyan ng ano, ng silicone. Yun nga lang, simple pag nag halimbawa napundian tayo ng ilaw, yung pagpapalit ng ilaw pag merong silicone yan, di mahihirapan tayo. Pero sana naman di na pumasok yung tubig. Observahan natin ito pag pumasok ulit ang tubig, kasi pag nagkakalwas dito pumapasok ang tubig dito sa portion na ito eh. As malamang bakit dito siya pumapasok, kung halimbawa man may likido dito,
Well, possibly dito meron siyang yan sa mga gilid na yan. Meron siyang trap na konti. Kasi wala akong sili kung pa. Kaya balik na natin. Tapos observahan natin kung kaumulan kapag nagpakaruwas. Kapag nagpakaruwas at nagpapin. Nalagyan ko ito ng isip. Sa retong dito kami. Sa gamit sa dati sa gandawa plastic ko na naisip na ito doon. Isip ko na ito na yun. Nabagdahan mo siya sa dati.
Nagpa-unsan din ako doon mga ka-DIY. Ayan, pagkala siya. Okay. So, ginamitan natin siya ng blower para matuyo. Siya nga, okay na. Okay. O, hanggang dito lang tayo. Wala, sa mag-view mga ka-DIY. Maraming salamat sa mga mag-like and sa mag-subscribe. Thank you.